Mga kaulam natiks, magluluto tayo ngayon ng chicken pastil. Para sa mga hindi nakakakilala ng chicken pastil, eto po yung pagkaing may kanina at may ulam pa. Sa murang halaga, 10 peso lang po. Opo, 10 peso bawat isa. Pero bago ang lahat, huwag nyo kalimutang i-hit ang notification bell at i-hit ang subscribe button. Eto yung mga kakailanganin natin. Make sure na chicken breast yung gagamitin natin para mas maraming laman. Magkakaroon din tayo ng costing mamaya kung magkano talaga yung ginamit nating pangkapital at kung magkano yung tubo. I-prepare lang natin yung mga ingredients na gagamitin natin pang satay. Para po sa mga hindi nakakakilala ng chicken pastil, ito po ay originally came from Mindanao. Lagi siyang binibenta sa labas ng schools, labas ng offices, or di kaya eh, yung iba may pwesto din naman. As in yun talaga yung binibenta ng pwesto nila. So, let us prepare everything that we need. Kailangan nating ilagay yung chicken breast para mas madali siyang maluto mamaya pag isusutay natin siya. Pwede din tayo gumamit ng iba't ibang meat like beef, tuna, or pork. Pero I prefer chicken kasi mas maraming naghahanap ng chicken at saka pwede siya sa lahat kasi halal siya eh. Pakuluan natin hanggang sa maluto yung ating chicken. Ayan, luto na siya. So, ang gagawin natin ngayon, tanggalin natin yung mga buto. Kasi yung laman lang yung kailangan natin. Importante na walang makaing buto yung kakain nito. Ayan na siya, natanggal na natin yung buto. The next is kailangan natin siyang i-chop. Kailangan cut into pieces siya. Ayan. Tapos na. So, kailangan natin i-mix yung ingredients doon sa chicken. Ilalagay natin yung soy sauce. And then yung seasoning at saka yung salt. Yung black pepper. Tapos, haluin lang siya. Ayan, para maging even yung lasa. And haluin lang. And then kapag nahalo na, ready to cook na siya. Tapos mag-init lang ng 1/4 na mantika. Kailangan mainit na mainit yung mantika. Ayan, mag-sautey na tayo ng garlic. Ginger. At saka yung ating onion. And now, it's time para ilagay natin yung chicken. Huwag din tayo magluto ng chicken pastil na masyadong dry. Kasi makunat kainin yung dry na chicken pastil. Most of the customers, mas gusto nila yung medyo masarsa. Kanina nakapagsaing na ako ng kanin. So, hintayin na lang natin na maluto yung chicken pastil. Ayan, ready na siya. So, ngayon magbabalot na tayo. Kailangan natin ng dahon ng saging. But first, kailangan mo siyang sunugin muna ng konti para hindi mapunit yung dahon ng saging. Make sure na malinis yung dahon ng saging natin bago mo siya lagyan ng ating kanin at saka ng chicken pastil. Mas maganda pa din pag malinis yung ating ginagawa. Ayan, maglalagay na tayo ng kanin dun sa cup. Hindi naman kailangang puno yung cup eh. Almost full. Pwede na yun.
And then, lagyan na natin siya ng chicken pastil dun sa taas. Pwede din naman kayong maglagay ng spicy kung merong magre-request. Pero eto, hindi siya spicy. Ayan na yung ating chicken pastil. Dalawang ganito lang sa totoo lang, mabubusog ka na. 20 peso lang. So, kailangan balutin natin siya, i-fold natin sa gitna, i-mold lang muna sa gilid. Ayan, then i-roll natin. Ayan, madali lang siya. Tapos, itupi natin ng maayos. Ayan. Then, i-fold dun sa likod. Ayan, ganun lang. Ganun lang siya kadali. Ganun kasimple. So, make sure lang na maayos para hindi siya matanggal. Tapos, tingnan natin yung sa likod. Yan, ayusin lang. Ayan, eto na yung ating 10 peso chicken pastil. Pero, kung nahihirapan tayong maghanap ng dahon ng saging, meron din naman tayong mga alternatives. Pwede din tayong gumamit nung, eto, smoke, cellophane. Pwede natin siyang gawing pampalit dun sa dahon ng saging. Halimbawa, may pwesto ka. So, gamit lang tayo ng smoke. Tapos, ayan, ipasok natin yung pinggan na pahaba dun sa loob ng cellophane. Ayan. Ganyan lang siya pag may magda-dine in. So, mag-serve ka lang ng isang serve ng chicken pastil. Ayan, lagyan mo ng kanin. Make sure lang na pag magne-negosyo ka ng ganito, yung bigas na gagamitin mo ay magandang klase. Tapos masarap yung lasa ng pastil. Kasi hanap-hanapin ng customers mo yan eh. Biruin mo 10 peso. Mabubusog ka na. Ayan. Diyan na yung kanin. Para to sa dine-in ha. Tapos lagyan natin ng chicken pastil. At saka eto pa. Kung gusto nyo na maraming aabutin yung 1 kilo of chicken ninyo, pwede kayong maglagay ng chopped carrots. Hindi naman maaapektuhan yung lasa. Pero pag gusto mo ng pure meat, okay, go. Ayan na. Then, lagyan natin siya ng spoon and fork dun sa gilid. Ayan, pwede na siya makapag-dine-in. And then, pag magdadagdag siya na isa, dagdagan mo na lang din. Pero, kung iti-take out niya, tapos wala ka pa rin dahon ng saging, so, ang kailangan mo lang gawin ay iusog mo siya dun sa pinaka-dulo. Ayan, ayusin lang. Tapos, hubarin natin yung cellophane dun sa pinggan. Ayan, pwede mo na siyang gawing pang alternative dun sa dahon ng saging pag wala na tayong mabili. Dito sa Mindanao, maraming dahon ng saging, sa totoo lang. Ewan ko lang sa ano, sa Luzon, baka nauubos na. So, mahirap maghanap. Ayan, i-roll mo lang. Tapos, ayan na, meron na tayong pang take out na chicken pastil using smoked cellophane. 10 peso lang po. Ayan, so meron tayo ditong dalawang klase. Meron sa nakabalot sa dahon ng saging at meron ding nakabalot sa plastic cellophane. So ayan, madaling lutuin. Hindi siya nakakapagod lutuin. Pero alam niyo ba kung magkano yung kita? Yan ang antabayanan niyo. So, nakagawa ako ng 70 pieces ng chicken pastil. So, mabebenta natin siya ng 10 peso each. So, ayan, magiging 700 peso siya. Yan yung gross natin. So, magkano nga ba yung capital natin para sa ating chicken pastil? Ito yung mga binili ko.
gumastos ako ng 359. So, i-less natin yung 359 dun sa gross natin na 700. So, 341 yung ating net income. At saka tandaan nyo po, walang income na maliit sa taong sa sipag at tiyaga kumakapit. At lahat ng malaki ay nagsisimula sa maliit. Thank you for watching po. Sana may natutunan din kayo sa quick video na ito. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Thank you!